Hi, James. Hi, Denise. Congrats! Thank Sa'yo you. Na lang dito. Oya, pangalawa na yan, ha? Parang target mo yata maging Model Employee of the Month, Buwan-buwan. Di naman, nataon lang. Ako, ako kaya? Kailan ako magiging Employee of the Month? Ano ka ba, ma? Sa kapal, lagi ka naman late. Ay, bakit kasama ba yun? Ano to? Kaya pala hindi ako nakukuha. At least now I know. Janice, nandiyan ba si Sir? Ah, wala pa. Bakit? Eh, si Patrick. Ah, parating na. Bakit? Wala, may itatanong lang sana ako. Ah... Uy, James! Ay, ay, entra. Uy, Patrick! Nabanggit mo na ba kay Sir? Ay, naku, nakalimutan ko. Eh, ayaw mo, packet na yun. Mabanggitin ko, ha? Ah, sige. Thank you. Congrats, ha? Thank you, Patrick. Morning. Uy! Ay! Good morning, Sir! Morning. Good morning. Morning po. Uy, ha? Parang buwan-buwan na yan, ha? Pagkasunod na nga po, eh. Good job, good job. thank you, Sir. Pits, may sasabihin nga pala si James. Ano yun? Ano kayo? Sir, itatanong ko lang sana kung pwede kayong maging ninong ng anak ko. Ah, si Jane! Ay, naaalala niyo pa? Oo naman! Si Lisa, kamusta? Mabuti naman po. Plano po sana namin sa katapusan yung binyag eh. Okay lang po ba? Oh, naku, walang problema. Bilin mo na lang dito kay Janice, wag dito kay Patrick, makakalimutan na naman yan. Hindi ha! Ano nga ba yung pinag-usapan mo? Sige po, ibibigay ko lang kay Janice yung imbitasyon. Oo, oh, sige. Oh, pare. Maraming salamat sa'yo. Sige, no problem. Thank you. Eh, Pits, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun? Ano nga yun? Kala naman. Hindi, may sandali, sandali ah. Ayun, may nagpaalam pala mag-half day. Sino? Yun, hindi ko maalala. Sinasabi mo. Kasal ka kahit kailan. Pasensya ka na po yan ako kagabi. Oh, hindi, ganito na lang. Pagka naalala mo, sabihin mo na lang, hindi pwede, ha? Sige. Aray mo. Bakit? Ako yung papaalam eh. So as you can see, lumaki ang operation cost natin last year kung ikukumpara natin noong 2013. Kasi tignan nyo, halos 10% ang itinaas. Lalo na noong last quarter. Hindi, ang totoo niyan, taon-taon naman lumalaki talaga yung operation cost natin. Totoo yan, sir. Pero ang problema, tumaas ang operation cost, ang sales naman natin bumaba. Hmm? Ibig sabihin nun, lumaki ang gastos, ang kita, maliit. Nag-increase na ang mga pinagkagastusan natin, aba, hindi man lang natin na-break ang target nating sales. Kahit ma-sustain man lang, hindi natin na-sustain. Okay, okay na. Anong klaseng nangyaya? So, okay na. Nag-gets na namin na medyo hindi ganun kalaki ang kinita ng kumpanya. Pambihira, pilay na, nilulumpo mo pa eh. Sorry po. Sorry po, sir. Pero huwag naman kayo mag-panic, ano? Kasi ano lang naman to, hindi naman tayo lugi. Ha? Hindi naman tayo lugi. Siguro may mga kailangan lang tayong gawin para makabawi. So ngayon, kailangan ko yung report ng bawat department. Tapos, mag-ready kayo bukas dahil anytime baka pwedeng magpatawag ako ng meeting, ha? Okay, sir. Okay. O, oh, sige. Okay. Ay, ako dyan. Ay, sige, thank you. So, sir. Sir? Naalala niyo po ba yung ano, yung negosyo ni Mr. Ruiz, yung muntik nang mabankrupt? Ay, oo. Hindi, pero nakabawi na yun, di ba? Opo. Eh, kasi nag-hire po sila ng magaling na consultant, eh. So, eh, naisip ko po, baka pwedeng ganun din yung gawin natin. Baka lang makatulong. Alam mo, pwede. Oo, hindi. Tawagan mo si Mr. Ruiz, tapos tanong mo yung detalye kung sino yung consultant para malaman natin kung sino, ha? Sige po, sir. Tapos, sir, ma-share ko lang po, ha? Alam niyo po ba, this month, wala pa po akong leave. Uy? Tingin niyo po ba pwede akong mag-qualify as employee of the month? Janice! Tumawag yung guard. Hindi ka raw nag-time in. Late ka na raw. Ay, sandali. Ay, hindi po ako late. Hindi ako late, boss. Teka. Tita Elsa! Uy, Sabrina! Opo. Buti po naalala niyo pa ako. Ako, eh, paano ko naman malilimutan yung Irish coffee mo? Ikaw talaga. Kamusta ka na? Tagal mo nawala, ah. Oo nga po, eh. Nag-aral po kasi ako sa States, eh, kababalik ko lang. Pasok ka muna. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po, eh. Pauwi na kasi ako. Eh, nakita ko lang kayo, kaya bumaba na po muna ako. Nako, alika. Sige na, tamang-tama lang. Diyan pa si Chito. Po? Si Chito! Hindi pa siya nakakaalis. Sabayan mo na kaming kumain.
Ay, ang totoo po niyan, hinihintay na nga po pala ako ng mommy ko. Next time na lang po. Oh, asahan ko yan, ha? Apa, sige po. Sige. Bye, Robert. Bye. Bye-bye po. Bye-bye. Ang ganda naman. Ba? Ngayon lang ako nakarinig ng ganun sa'yo, ha? Matagal ko na po siyang gusto, eh. Kaya lang, wala po akong pera, eh. Ha? Ano namang kinalaman nun kay Sabrina? Ma'am, hindi po si Sabrina. Yung orange pong car. Morning, Mr. Torres. Morning. Ano yung first name mo? Frederick, but you can call me Fred. Ay, Fred. Upo ka, upo. Sure, thank you. Mukhang kakailanganin namin ng tulong mo, eh. Nirecommend ka sa amin ni Mr. Ruiz. Kwentuhan mo nga ako nung ginawa mo sa kanila. Well, I'm a management consultant. And basically, tinulungan ko yung company ni Mr. Ruiz para mapa-improve yung performance ng kanyang mga employees. At nag-draft ako ng further improvements for their existing system. Uy, tamang-tama. Mukhang yan ang kailangan namin. Nakita mo ba yung records na pinadala namin sa'yo? Yes. At napag-aralan ko na rin yung mga problem areas. No? Based on that, gumawa na rin ako ng draft para ma-address yung problema. In your case, we can apply a three-phase project. Ito rin yung ginawa ko para kay Mr. Ruiz. Pero we will go gradual. Okay, para sigurado tayo. Galing ah. Teka, nakagawa ka na agad ng plano. Hindi pa natin napag-uusapan yung bayad. Saka na natin pag-usapan ng bayad, Pepito. Wala pa naman ako napatunayan eh. Sige, mabuti na rin yun. Baka pwede pang tumawad pag hindi effective. I don't think so. Ha? Tried and tested na yung approach na yan. I don't think it's going to fail. Oh, okay. Joke lang, Pepito! Masyado ka naman seryoso, eh! Chito, nagkita nga pala kami ni Sabrina dyan sa labas. Sabrina? Kaibigan mo sa Emerald Street. Ah, yung girlfriend mo. Diba dalawa sila ni Ate Jade? Ay, Jade? Ay, di ba sila yung umawal sa'yo dito? Ay, oo nga. Di ba sinampal ka nila? Salamat sa paalala. Wala yun. Nay, mukha po bang galit sa akin? Ay, hindi ko alam. Bakit? Eh, matagal ko na siyang gustong kausapin eh. Kuya, sama ako. Bakit? Baka kasi sampan ko na eh. I-video. Kayo sa! Mukhang may counteraction na kaagad si sir, ha? Bilis ha! Oo nga eh. Ito pinaready na nga agad sa akin yung presentation. Okay. Ay, hello, sir. No, relax sir. Relax lang. Okay lang, okay lang. Sige. Pakilala ko lang sa inyo si Fred Torres. Siyang bagong management consultant natin. Siyang tutulong sa atin para makabawi ang PM Mineral Water. Okay? Wow. I get the feeling na malaki or mataas ang expectation nyo na yan sa atin. So, actually, katatapos lang ng meeting namin ni Pepito and we wanted to start right away. Napasa ko na yung mga reports na sinubmit nyo at nakagawa na ako ng draft. Okay, for the first phase of our operation. Okay, let's discuss the first phase. Sir Fred, kailan po natin i-implement yung... Excuse me, what's your name? Oh, it's Vincent Bernardo, sir. Mr. Bernardo, I'd appreciate it if you could hold your questions until after my presentation, okay? Moving on. We begin with phase one, cost cutting. No Wi-Fi, no charging of any gadgets, right? No aircons after 5 p.m. Wala nang elevator after 6 p.m. 45 minutes lang po ang lunch break natin, right? Starting immediately. Eliminate office gossip. Recycle and reuse papers and other office materials, okay? Lights off in unused areas. Paperless transactions na po tayo. And no more free coffee. What? Medyo self-explanatory na ang lahat nito, no? And we will post this sa lahat ng departments once in-approved ni Pepito para mabasa ng lahat. Ipo-post? Eh, akala ko po ba eh, paperless transaction. Mr. Bernardo, hindi naman natin pwedeng i-disseminate ang information na chismis lang. Hindi ba nakalagay din dyan, eliminate office gossip? Okay. Any more questions? Sir? Yes.
Eh, para makatulong po sa pagtitipid ng kumpanya, eh, tingin ko naman makakayanan nating magtiis kahit konti. Siguro, tignan muna natin bago tayo magreklamo. Ayan! That's the attitude. At saka, hindi pa naman final to eh. I-approve pa ni Pepito bago pa natin ipaalam sa lahat. Oo nga. Basta kung ano yung maging decision namin, eh, papaalam na lang agad namin sa inyo. Okay? At sige na, pwede na kayo bumalik sa trabaho niya. Thank you, ha? Thank you, sir. So, what do you think? Hindi pa sobra yung mga nilagay mo dyan. Lalo yan, no? Yung 45 minutes lang yung break. Don't worry, Pepito. Tested ko na yan. Tumataas ang production pagka minimize mo yung break time. Hindi, nag-aalangan lang kasi ako. Baka yung mga empleyado, baka hindi na sila maging masaya. Eh, kung gusto nila na masaya, edi magtrabaho na lang sila sa circus. Naghagdan ako paakyat eh. Sira yung mga elevators. Hindi, si Raya. Nagko-cost cutting kami. Pinapatay na pag 6 PM. Hindi mo wala na nga rin aircon. Kaya pala mainit eh. Mm-hmm. Ito pa nga iba. Ano mo? Si Frederick Torres? Ah, management consultant. Hinari ni Sir Pepito. Siya gumawa niyan. Really? Mm-mm. Is it working? Hindi ko alam. Sana. Kasi kung hindi, baka yun ang pag-umpisa ng gulo. Anong gulo? Eh, hindi ba? Pagka may mga ganyang binabago, tapos hindi gusto ng tao, pinag-umpisa ng gulo. You got a point. Very good point. Dito ba siya nagtatrabaho? Oo, mga 2 years ago. 2 years? Eh, paano ko din pumunta dito yun? Ba't di mo nalang punta sa bahay? Eh, usan pa rin ako nun. Alam mo, mas mabuti na dito maraming tao. Saka siguradong may hiya yun. May hiya? Eh, sinampal ka nga sa harap ng tatay mo eh. So, punta na yan sa bahay nila. Teka. Uy, sandali, sandali. Morning, sir. Morning. Malaki yan. Hoy, morning. Hey, ganyan na kayo exercise niya. Nagbaba dito. Pinig ako ng sumara. Bakit? Nagbabantay ka ba? Hindi ah. Hindi mo na ako sinuso ah. Oo nga. Pumatol ka sa lalaki. Ganyan. Hindi. Buti pa dito ka na lang muna para hindi magulo sa opisina, ha? Okay. Sir! Sir! Kailangan niyo makita to. Teka, ano ba papakita mo? Ate, at saka bakit mo papakita kayo pinili yan? Hindi, sir. Ito, report ng finance. Tingnan nyo, bumaba na yung operation cost natin, sir. Tapos, nag-pick up na ang sales! Uy, good news to para sa ating lahat, ha? At saka, nagsisimula pa lang tayo. Sana tuloy nyo lang supportan nyo dito sa ginagawa natin. Okay, good job, good job! Okay. Good job! Thank you. Yan na ba yung proposal ni Sir Fred? Oo. Grabe naman yan. Grabe talaga. Pero alam mo, tingin ko hindi naman i-approve ni Sir yan. Tingin mo? Oo, tingnan mo nga pati rice allowance, eh, pinakailaman. Dami magagalit, no? Totoo ba yan? Ano ka ba naman bakla? Kanina ka ba nandyan? Kararating ko lang. Totoo ba yan? Parang hindi naman atang makatarungan yan.
Hindi. Proposal pa lang yan ni Sir Fred. I'm sure babagoy pa yan ni Sir Pepito pag nabasa niya yan. Bakla kumain ka naman. Oo, kanina pa. Alam mo naman dito, lahat may oras, pati pagkain. Hindi pa ako kumakain. Alam mo, ako nagugutom din. Gusto mo kain tayo mabilis? Sige. Pero hintayin mo ako, piprint ko lang to, ha? Sige. Ay, 45 minutes lang ang break. No? Ako na magpiprint niyan at baka maubusan kayo ng oras. Go, 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 go. Thanks, bakla. Ako naman! Salamat, bakla! Alika na. Kanina pa ba kayo dyan? Hindi naman. Pero nabasa ko na lahat na nakasulat dito tungkol sa phase 2. Kawa ba ito ni Pepito? Naku, hindi ho. Proposal po ito ni Sir Fred. Sinong Fred? Ito yung mayabang na management consultant ni Sir Pepito. Kala mo kung sinong magaling. Pero i-approve ba ni Pepito yan? Naku, hindi ho siguro. E baka nga pagmulan pa ng gulo to eh. Ang gulo? E di ba kapag yung meron kang binabago pagkatapos hindi nagustuhan ng tao, doon, nagsisimula ang gulo. That's exactly what I was thinking. E kaso nyo nga itong si Sir Fred eh. Siya dong epal. You want to get rid of him? I can make it happen. Talaga? Oo. Oh, tutulungan kita para matagal sa trabaho si Fred. Pero, tutulungan mo rin ako. Bakit po? Ano pong gagawin nyo? I have a plan. Totoo ba yan? Oh, eh, ayan nga, pinirmahan nga ni Sir eh. Oh. Grabe naman, inapprove ni Sir yan. Pati yung rice allowance, pinakialaman. Eh, maraming magagalit niyan. Yan ang gusto nating iwasan. Teka, di ba kaibigan ka ni Sir Pepito? Yes, that's true. Pero, pag alam ko mali ang ginagawa ng kaibigan ko, that's where I draw the line. Talagang, that's something that I don't tolerate, di ba? Ika nga. Katulad ni Vincent, handa akong tumulong sa mga katulad yung inate. Hindi pwede yan. Kailangan kausapin natin Sir Pepito. Puntahan natin sa opisina. Teka. Hindi kayo pakikinggan kung kayo-kayo. Dapat bumuo kayo ng samahan. Tumayo kayo ng union. Di ba? Tapos, pag nagkakaisa na kayo, kaya ko kayong tulungan. Ako magiging advisor ninyo, at saka si Vincent, ang magiging mata ninyo sa opisina. Oh. Sige. Magbubuo kami ng union, tapos kakausapin namin si Sir. Okay! Very good. Ngayon, kailangan nyo mamili ng isang leader. Isang tao na matapang. Isang tao na magaling. Isang tao na kayang harapin at kausapin si Pepito. Si James. Di ba, ikaw naman yung kilala na doon sa itaas. Diba? Hindi papayag yan. Eh, tao ni Sir Pepito yan eh. No, wait. Let him decide. Sige. Payag na ako. Ay, maingay. Baka marinig tayo ng mga guy. No. Let them celebrate. Kaya lang, kung papalakpak kayo, kailangan walang tunog, okay? Okay. All together now. Congratulations sa lahat for the successful phase 1 of our operations. Medyo gumaba ang operation cost at medyo tumaas ang sales. So, medyo okay na yan. Unfortunately, hindi medyo ang target natin. Ang kailangan natin ay malaki. Malaki ang ibinaba ng operation cost at malaki ang itinaas ng sales. Yan ang target natin sa phase 2. Dito, we will cut the... Sorry. People, ang mag-explain ng phase 2 ay si Pepito. Actually, medyo mahirap para sa akin ito, no? Kasi babawas tayo, magtatanggal ng mga incentives at benefits. Teka, sir. Pumayag na nga kami sa cost cutting, tapos mga benepisyo namin, tatanggalin nyo pa.
Teka, James, hindi pa ako... Ano na lang ho matatanggap ng pamilya namin pag may nangyari sa amin? Ay, iyon nga yung gusto kong ipaliwanag. Hindi naman ho makatarungan yung desisyon nyo na magbawas ng benepisyo nang hindi sinasaang alang-alang ang mga magagawa. Teka, wala naman ako... Teka lang, sir. Pasensya na po. Pero kung hindi ninyo mabibigyan ng hustisya ang mga manggagawa, eh magugulan na kami! Di ba mga kasama? Tama. Huli ka na! Teka, hindi pa ako tapos. Don't worry, Pepito. Nangyayari talaga yan. Pero teka, hindi kailangan kausapin ko siya. Baka ano nangyari? Aba, malay ko. Wala akong alam dyan. Ay, hindi kasi ikaw. Si Mara. Aba, malay ko. Wala akong alam dyan. Papayag ba tayong tanggalin nila ang mga benepisyo natin? Hindi! Papayag ba tayong tapakan nila ang mga karapatan natin? Hindi! Papayag ba tayong maging sunod-sunuran lang sa mga gusto nila? Hindi! Welga! 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 Don't worry. It's all part of our progress. Tandaan mo, they need you more than you need them. Dapat siguro kausapin ko sila, no? No. We do not talk to them. Not yet, anyway. Pag humumpa na galit nila, saka tayo makikipag-usap. Uy, anong gagawin natin ngayon? We wait. Relax. Ako na bahala dyan. Sige, I'll go ahead. Ay, Fred, paano nga pala yung bayad mo? No. Let's not talk about that now. Marami ka nang iniisip, ayoko nang dumagdag, okay? Sige. Salamat. Fitz. Oh. Kung malalay well ka, halos lahat ng tao sa production sumama. Oo nga eh. Si Janice? Sumama rin. Sumama sa Welga? Hindi. Sumama kay Mara kumain. Eh, di ka na. Kumain ka na rin. Di ka na. Paano? Gugutom ka na rin. Hindi. Sige na. Papadala lang ako pagkain dito. Oh, sige. Pepito, my friend. Lang yan. Daig ko pa may sakit ha. Bakit? Eh, sunod-sunod ang dalaw ko. Ano ba sadya mo? Well, I came here to help you. Ha? Huh? I know what's happening here, Pepito. At saka sa totoo lang, parang masama ang loob ko para sa'yo eh. Isip mo lang, tinanggap mo yung mga tao, binigyan mo sila ng mga trabaho, tapos ito ang igaganti na sa'yo? Pwede ba? Hindi ko nga alam. Parang ayaw yata talaga nila dito. Oh yeah, phase 2 of a 3-phase project. Pero, ito lang? Anong ito lang? Wala na bang iba sa listahan ito? Wala kang walang garuntong? Wala. Teka, baka sinasabi mo yung proposal ni Fred. Hindi ko inaprobahan yun. Really? Oo. Oh, teka, ano sinasabi mo kanina? Matutulungan mo ako? Oo. Pwede kong kausapin yung mga nagwebelga. Pwede kong explain sa kanila yung benefits at saka yung advantages ng phase 2. At saka pwede kong sabihin sa kanila na hindi na kailangan mag-resort sa rallying. Pepito, I will be your negotiator. Gagawin mo yan? Of course. Gagawin mo yan ng libre? Of course na. Tabangin. Kailangan bayaran mo ako. Oo, sige. Pero babayaran lang kita pag napatigil mo yung welga, ha? Nakakahiya eh. Deal. Nakiusap si Pepito para kausapin ko kayo. Dahil sa tulong ko, na-realize niya na talagang malaking pagkakamali kung ipatutupad niya yung pagtatanggal ng incentives ninyo. Okay. At dahil sa tulong ko rin, na-realize niya paano kayo dapat tratuhin bilang mga empleyado niya. Hawak-hawak ko rito yung phase 2 na binago ni Pepito dahil sa tulong ko. Please, pass away. Salamat ha. Mukhang naliwanaga na rin si Sir. Sige, ihinto na namin ang welga! Talaga? Mabuhay, Sir Tony! Thank you. Talaga? Sige, makakarating ito kay Pepito. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay rin kayo! Mabuhay! Ito ba ito? Ito na yung resulta after ng phase 2? Galing ah! O sige, tawagan mo na si Fred para malaman natin kung ano yung phase 3, ha? Sige, bye. Uy, hindi ka ba kakain?
Babaunin ko na lang sa opisina na lang ako kakain. Sige. Nay, bakit po si tatay pinapayado niyo po kumain ng ano saan kahit saan? Ayoko nang bigyan ng stress ang tatay mo at sobrang stress ang inaabot niyo sa opisina. Ay nako, yung isa lang naman dyan nagpapastress kay sir. Hey, baby, ano ka ba? Huwag mo naman paringgan si ma'am. Okay, all right. Everything is going according to plan. But at this rate, unfortunately, hindi natin ma-reach ang ating goal for the end of the month. So, now may I present to you phase 3. Mass layoff. Teka, Fred. Hindi natin napag-usapan 'to. Hindi ko gagawin 'to. But Pepito, you have to understand. Hindi, Fred. Ako intindihin mo. Kaya ako gustong pumita ng malaki kumpanya para mabigyan ng increase yung mga trabahador. Eh, paano ko sila i-increase kung sisantihin natin? I know, but think about... Hindi, Fred. Naisip ko na ito na matagal. Salamat sa tulong mo, pero mabuti pa siguro, eh... Iwan mo na itong kumpanya ko. What? That's your decision. One more thing. 297,000. Ano yan? 10% ang dinagdag ng sales since phase 1. That's my professional fee. 297,000 pesos? Pambihira, para ako ng Tommy nito. Janice, kuha mo nga ng check ito. Ah, sorry. Hindi ako tumatanggap ng check ito. Cash lang. O sige, kumuha kang 297,000 pesos cash na tigli 5 piso. Sandali, check it, pwede na! Sandali! Oh! Ano to? Akala ko ba nagkaayos na kayo ni Sir Pepito? Eh, mas malala na to ngayon eh! Yung nga rin ang pinagtataka ko eh. But don't worry, kakausapin ko si Pepito. Hindi na! Magwawelga kami! Ano mga kasama? Tama! Wawelga tayo! Oh. Teka, anong petsa ba ngayon? Akinse. Akinse? Sweldo! Tama, sweldo ngayon. Pwede, bukas na lang tayo magwelga. Sweldo mamaya eh. Bukas na lang tayo magwelga. Ayos! Bukas na bukas, magwelga kami! Magwelga kami bukas! Ano, kamusta? Ang sarap po ng cupcake niya, tita. Ako, salamat ha. Bagay na bagay dito sa Irish coffee. Nay, baka malasing ka po ulit ha. Hindi na. Ako nagtimpla niyan. Binawasan ko ng whiskey. Uy! Akala ko may trabaho ka. Nabalitaan ko po kasi na dito si Sabrina eh. Pwede ka ba makausap? Sige. Pero pwedeng dun sa labas. Okay. Tita, excuse me po. Kurusap ka. Huwag kayo susunod, ah. O ano? Lolokohin mo na naman ako. Hindi. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Ba't ngayon mo lang sinasabi yan? Buhay-buhay lang sana ako. Eh, umalis na pala kayo. Hindi na ako umabot. Saka... Hindi ko alam na doon ka na pala mag-aaral sa States. Tagal ko naghintay. Di ka man lang tumawag, di ka man lang nag-message. Sorry, ayoko kasi ng ganun eh. Gusto kasi makaharap ka na sasabihin ko talaga sa'yo. Talaga? Oh, sorry talaga. Ano, pinapatawad mo na ba ako? Bakit? 2 years ako naghintay, no? Nagpunta kayo sa States, hindi man lang ako hinanap. Para saan naman yun? Hindi pa tayo break, no? Oh, closure yan. Ngayon, break na tayo. Alam mo, Chito? Oh, bakit? Eh, sasampalin mo pa ba ako? Di na. Ano na ngayon sinasabi mo? Chito, bago naging tayo, matagal din tayo naging magkaibigan. Kung ano man yun nangyari sa ating dalawa, tapos na yun, kalimutan mo na yun. Sana hindi ka maging weird kasi andito pa yung mga kaibigan natin sa village.
Sana pwede ba tayo maging friends? Oo naman. Yun naman talaga gusto mangyari. O ano? Pinapatawad mo na ba ako? Oo naman. Bakit na naman? Clarissa, nakuha mo ba yan? Oo, ate. Very good. Burahin mo yan! Clarissa! Clarissa, burahin! Isa! Huwag mong burahin! Hayaan mo siya! Welga? Bakit may welga na naman? Hindi ko alam, Pits. Hindi na lang nagsipasok yung mga tao sa production, tsaka naganda sila mag-rally ngayon. Buti pa, samaan mo ako. Kakausapin ko si James. Nanti ka na? Sige. Sama lang kita. Bakit ako lalapit dyan? Ay, galit sa akin yung mga ngayon. Baka may mangyaring hindi maganda. Sige, hindi ka naman ano yung mga ngayon. Sige na. Dali. Sigurado ka? Oo, oh, oh, oh. Sige na. Dali. James. James. Pwede ka bang makausap sandali? Oh! Kasama ka pa sa Welga? Hindi, hindi, hindi. Ano? Basta, pwede bang sama mo lang ako? Saan? Dito lang. Ayan. Sir! Anong ginagawa mo dito? James, baka pwedeng pag-usapan na lang natin to. Sir, mahirap na eh. Eh, kung ako nahihirapan sa mga pagbabago sa kumpanya. Paano pa sila? Eh, hindi, hindi naman permanente yung mga yun. Hindi nga. Pero malaki yung epekto niya sa mga manggagawang katulad namin. Mabuti pa ho. Umalis na kayo. Baka makita pa kayo dito. Pag-isipan niyo mabuti ang gusto niyong mangyari. At isa pa, binabawi ko na ho ang pagkuha sa inyong ninong ng anak ko. Tingnan niyo, bakit mo pati yun? Eh, hindi ko yata kaya maging kumpare ang isang taong magiging dahilan ng pagkagutom ng pamilya ko. Kau yan ah! Ginawa mo ba talaga yan? Hindi! May sumasabot tayo sa akin. Usapin natin sila. Teka, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Huwag ka pupunta doon. Kukuyugin tayo doon. Bumalik na tayo sa opisina. Sige na! Pip! Pepito manloloko! Pepito manloloko! Pepito manloloko! Pepito manloloko! Pepito manloloko! Pepito manloloko! Ano ba yun? Pepito manloloko! Pambihira naman, no? Kaya mo na, ganyan talaga pa nagwewelga. Hindi yun! Hindi ko kamukha eh! Oo nga mo! Kaya mo, magpapagawa tayo ng bago. Ayan. Pepito, my friend. Ano na naman kailangan mo? Well, I came here to help. Balita ko may welga na naman eh. Bilis mo naman. You know me. So what do you want to do? I'll go there, negotiate with them now? Hindi, hindi. Yun ang iniisip ko eh. Huwag ka na siguro mag-middleman. Why? What do you mean? Hindi, para malinaw ang usapan, ako na lang mismo pupunta doon para makipag-usap. What? Are you out of your mind? Baka gulbihin ka doon. Pwede samahan mo ako. What? Are you out of your mind? Baka ako gulbihin doon. Bakit ka gugulbihin ko? What? What did I say? I didn't say anything. What I wanted to say was, I have somewhere to go. If you don't mind, I'll see you naman. Paano yung Pits? Oh, ikaw lang sumama sa akin. Sige. Eh, teka. May kakilala kong gumagawa ng FG. Baka gusto magpagawa ng kamukha mo. Pits. Pits! Tama naman itong ginagawa natin, di ba? Mukhang makukuha naman natin gusto natin. Bakit? Ha? Teka muna, delikado yung ginagawa nyo! Hindi, James. Kailangan masabi ko lang yung sasabihin ko. Pakinggan muna natin ang sasabihin niya. Sandali lang, sandali lang. Alam ko kung bakit sinasabi niyo ngayon. Dahil dito. Alam niyo, kung ako man makita ko to, malamang magwelga ako mag-isa eh. Pero hindi ako magwewelga hanggang di ko nalalaman ang totoo. Bakit? Ano ba ang totoo? Ang totoo niyan, dalawang pinagdadaanan ng desisyon dito.
Yung una, yung kay Fred Torres. Nagbibigay siya ng proposal para aprubahan ko. Ito yung proposal niya. Ito yung nakita nyo. Ang pangalawa, tsaka yung pinaka-importante, yung decision ko. Hindi ko naman decision to eh. Decision niya to. Alam nyo kung anong ginawa ko? Pinaalis ko na si Fred Torres. Para tigilan niya na to. Eh, sir, bakit nyo tinuloy yung phase 1 at phase 2? Gusto ko lang lumaki talaga ang kita ng kumpanya para mapagbigyan lahat ng nire-request nyo. Yung mabigyan ng dagdag na sweldo lahat ng nagtatrabaho dito. Alam nyo, itigil nyo lang to, pinapangako ko. Babalik natin sa dati yung lahat. Medyo matatagalan lang yung pinangako ko sa inyong increase. Pero kung magtutulong-tulong tayo, palagay ko hindi rin magiging ganun katagal yun eh. Okay naman. Okay tayo. Okay na. Okay. Sir! Tapos na ang welga! Salamat sa inyo! Sige, pareho kayo! Sir! Pasensya na kayo, ha? Oh, hindi. Wala yun. Ako nga pala, may papakiusap ako sa iyo. Ano po yun? Pwede mo ba akong kuning ninong uli ng anak mo? Oo naman, sir. Basta ikaw. Salamat. Wala naman. Kanino magaling itong mga to? Vincent. Ilang kopya? 500 bawat page. 500? Ang dami naman. Ayun mo yan. Diyan ka magaling eh. Anywhere in the world, everybody in the house. Click and subscribe now. I want. You know. I want.